Target ng Agriculture Department na mag-angkat ng imported na sibuyas upang mapababa ang presyo sa mga pamilihan. Samantala, presyo ng karneng manok at itlog tumaas kahit tapos na ang holiday season. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Hindi pa sumisilip ang liwanag, pinagkaguluhan na sa Kadiwa store ng Department of Agriculture ang murang puti at pulang sibuyas. Tig 170 pesos ang kilo, malayo sa presyong palengke. 110, one-fourth pa lang yun. Noon pa, pero ngayon nasa 800 na, di ba? Dito? 170 lang. Mayroon pang buhay ngayon. Kaya kailangan dito tayo sa mura. Pero hindi lahat nakakapunta sa mga Kadiwa store, kaya no choice kung hindi sa mga palengke. Ang problema sa huling price monitoring ng DA sa mga pamilihan sa Metro Manila, ginto pa rin ang presyo ng sibuyas. Papalo sa 650 pesos ang pula, hanggang 600 pesos naman sa puti. Ayon sa Agriculture Department, sa kabila ng pagtatakda ng suggested retail price sa sibuyas, hindi bumaba ang presyo na naguugat mula sa mga sakahan hanggang sa palengke. Kaya sa Lunes, irerekomenda na ng ahensya ang pag-angkat ng 22,000 metriko toneladang imported na sibuyas. Highest bidder po yung atin po mga agents doon at saka yung mga namimili. Maraming truck doon. Mm-hmm. So mukhang wala tayong pag-asa. Ang tingin namin mukhang hindi na bababa ang presyo. We have to protect the farmers. That's number one. Number two is i-balance natin doon sa consumers na matagal na kasi itong issue na to eh. 10% ng aangkating sibuyas ay puti na ilalaan sa National Capital Region. Pulang sibuyas ang nalalabing volume na ikakalat sa buong bansa. Target itong iparating bago pumasok ang unang linggo ng Pebrero o simula ng main harvest season. Hihilahin daw nito ang presyo ng sibuyas ng mas mababa pa sa 250 pesos. Pero inalmahan ito ng ilang grupo ng mga onion farmer. Wala na raw dahilan para mag-angkat dahil dumadapa na ang farm gate price. Inaasahan ding bababa pa pagdating ng main harvest season. Pero aminado rin ang grupo na hindi kayang tapatan ang presyong 250 pesos na gusto ng DA. Pagka po mas mababa pa sa 250 ang magiging presyo ng local, baka po halos break-even na naman po ang kita ng farmers. Ngayon, as of now, early morning, 300 na lang po ang alok ng mga ahente na sibuyas. Ngayon po, marami na pong nag-harvest, nagsabay-sabay, kaya bumababa na po yung presyo. Sa last minute, bigla pong dadating imported para po kaming biglang nawala ng pag-asa. Hindi naman papaabuti na nagan eh, na mukhang bantayan ng maigi. Hindi naman umabot sa ganun na sana na desisyon kung bumaba dun sa 250, eh, talagang hindi. Kung posibleng bumaba ang presyo ng sibuyas, paano naman ang manok? Mula 170 pesos bago magpasko, naglalaro na sa 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng buo at primerang hiwa ng manok. Sabi daw, kulang sa supply. Kung di po kami tinataasan ng mga dealer namin, di naman din kami magtataas. Siyempre, alam na namang magninegosyo ka ng palugi. Kaya si Rick na sakto lang ang budget, pinatadtad ng maliliit ang biniling manok. Yung pag-chop, may bilang yung chop. Tsaka pati yung pagluto. Kung ano yung budget, yun talaga. 50 centimos hanggang piso naman ang itinaas sa presyo ng itlog. Wala daw production ng mga, sabi may sakit. Iba-iba naman ang sinasabi nila eh. Basta sabi mataas. Sabi ng Philippine Egg Board Association, nabawasan ang produksyon ng paitluging manok dahil sa ilang farm na tinamaan ng bird flu. Nag-iingat naman sa pagpaparami ng manok ang ilang producer dahil sa mahal ng farm input at pagbaha ng mga imported. Nakadagdag din sa pagsirit ng presyo ang mataas na demand sa manok noong holiday. Sa kabila nito, umaasa ang United Broiler Raisers Association, UBRA, na unti-unti nang bababa ang presyo dahil sa pagtumal ng demand. Maliban na lang kung patuloy na magbabawas ng produksyon sa manok. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.